Action talaga siya. Actually, hindi naman. Pero ano kasi, yung Bocator, parang Muay Thai nila. Medyo nakasentro dun eh. So, fighter si Miguel dun. Pero alam ko po, pag ginawa siyang miniseries dito, baka palitan yung title. Ah, okay. Naka may changes na. Ano yun siya? Partnership po eh? BTN, Cambodia Television Network. Mag-audition, ano po, dahil po sa magandang feedback dun sa Sana Ikaw Na Nga, kakatapos lang po kasi nagkaroon ng ganito. Meron bang ano, adjustments in terms of acting na mas maging appropriate siya for Cambodia? Kasi yung director namin, Canadian naman siya. Sobrang open niya. So parang yung first take, ikaw muna bahala kung paano siya gagawin. So gagawin namin ni Miguel yung parang siya sa Philippines. Parang siguro kasi nga Canadian siya, parang ayaw nilang masyadong madrama. Yung ganun. More on, yung character ko nga minsan, pag sa Pilipinas, parang isipin mo galit na siya, ay umiiyak na siya dito, ganyan. Sa kanya parang, gusto ko galit ka lang, hindi ka umiiyak. Parang ayaw niya yung masyadong, parang sa atin na parang madrama. Masyadong soap opera-ish. Mm. Yun yung mga adjustments. Pero kung tumatok yung sa Cambodian scene, ikaw na rin minsan. Pero siguro yung sa Canadian director, siya rin kasi yung writer. So parang, gusto niya medyo mas light. Did you get a chance to mingle with Cambodian families? Opo, nung pagdating namin, may naghihintay dun sa airport na parang dito, Cambodian. Pati kapag ano po, nakapag-guest po kasi kami sa parang SAS nila dun. Opo, game show, tapos may interview din. So may mga nakakahalubilo kami yung fans. So international ka na? Yeah. How does it feel tagged as an international actress? Hindi ko masabi kung hindi ko siya nasama sa mga goals ko. Kasi hindi ko naman na pwede pala siya mangyari. So natuwa, nakakatuwa po. Sobrang kaba, pero pagdating dun, ano naman, natuwa kami na dire-diretso, okay yung experience. Wala naman kami tatapong eksena ni Miguel. Okay, congratulations. Number 6 ka for the movie. Okay, thank number you. 7 si Soleil. How do you feel? Masaya. Nakakatuwa naman yung mga fans na parang may ganong support na silang pinapakita. So, happy ako na makasama sa list. So, comfortable ko na talaga sa tag na sexy actress. Okay. Choice ko din naman. So, nung nag-feature po ako, parang in-expect ko na rin na iba na yung takbo talaga ng career ko. Ano, may plans ka na ba? Kung anong, siyempre, for sure, yung sa top 10 ka na, narampak na talaga yan. So, ang pasabog mo sa FHM na hindi ko po alam. Parang, sabi ko nga eh, ayoko iplano kasi, parang ayoko lang nag-expect. Pag nandiyan na, tsaka ko na lang isipin. Kasi, tagal pa mo, pwede pa magbago-bago yung lista. Hindi ko si Ian. Sure. Si Bedalin po, may question. Gracie! Wala ba? Si Gracie pala yun. Bangs? Hindi kasi po nag-pictorial ako, tapos nilagyan ako ng fake bangs. So, pinost ko siya, tapos the next day nag-post na ako ng normal kong itsura. Sabi nila, nasa na yung bangs? Ay, pala nila naman. Sige, matry nga. Eh, last ko na ganito, prep pa ako. So, ano pala yung feeling? Si Mami kasi diba sobrang hands-on sa... She doesn't mind the sexy actress tag. Hindi. Actually, very, ano siya, very supportive lahat ng shoots ko. Nandyan siya. Kapag pinaghahandaan ko, nandyan siya para lutuin yung mga pagkain ko. Yung ganun. Talagang wala naman akong naririnig na negative. And in fairness kay Daddy, noong una siya yung medyo hindi comfortable sa idea. Pero nung nakausap ko na siya after, wala na akong narinig na anything. So, nandyan ka everyday? Mm-hmm. Kung kaya, ang goal ko talaga everyday. Except Sunday, pero kasi family day talaga. Pero, everyday. Wala kang specific diet? Wala. Pero kailangan mag-bota ko na mabigat para mag-burn ko siya. Yeah. Kasi kailangan ko rin siya para lumakas ako. Will you pose again for a men's magazine? Oo naman, why na. Anong limitations na sinaset mo? Like, no... Okay na naman din ako mag-topless. Siguro basta hindi lang bastusin yung pagkagawa. Sa art. Okay. Was your mom there during the shoot? Hmm. Binantayan ba?
ano naman siya, natuwa naman siya kasi sabi niya parang yung pagkakagawa, hindi naman daw yung sobrang lantaran. It's high end. And are you also open in translating that into like sa movie or TV yung sexy? Okay ako doon. Kasi for a while parang naging uso rin yung ganun po, di ba? Noong mga kapanahonan ni... Wala naman. Basta gusto ko lang siyang kung maganda naman yung role, maganda yung story. Okay naman ako doon. From reactions naman yung, for example, yung mga fans mo or yung mga tao towards your sexy ally. In fairness, ano, sobrang thankful ko kasi bago ko gawin yung English, parang kabang-kaba ako. Feeling ko parang kamamaya makarinig ako ng yung sobrang pangit na comment na parang sayang yung ginawa mo. Kasi hindi ko naman mababawi yun. Eh. So at least, nung lumabas siya, parang nakita ko naman na nag-improve naman in terms of followers, yung gano'n, nag-improve naman, nakatulong siya sa kanya. Hindi ko naman nakakatanggap na parang yung harsh comments. Meron at merong susulpot, pero kung i-weigh mo, parang majority, parang kumabor naman. Okay na ako.